Mali pala na tinaasan ko siya agad. Kailangan maliit lang para pag iniikot ko siya, mas madali. Magandang araw sa lahat. May adlo sa tanan ng Rajon, adlo sa Izuno Root, mga kaibigan Dudong ug Inday. So sinipag ako mag-vlog ngayon, pangalawang vlog natin 'to. So meron ako dito si Jennifer. Jennifer ang tawag niya, pamilya siya ng ano? Nakalimutan ko. Ilalakit ko na lang po. Basta ano to. Ilalakit ko na lang kung anong pamilya to. Pero ang tawag dito sa kanya si Jennifer. So gusto ko siya maggawing bonsai. Matagal ko nang gawing, gustong gawing bonsai to. Bigla ko nalala. Ah, sige, videohan ko para magkakaroon tayo ng idea. Kasi nung binili ko siya, ganito na itsura niya. Oh. Diba? Ito siya, ah, nakita na ako ng matured nito. Humahaba po to siya ng pagano, no? Humahaba siya tapos nagiging kahoy po to, pinaka ano, pinaka stem niya na to, nagiging kahoy. Tapos ito, binili ko to siya, 150 po ito, yung ganitong mga ano, paso pang bonsai po talaga siya, ayan. 150. Medyo malagkit kasi maulan po dito, umulan po dito sa amin kagabi kaya yung halaman natin tsaka paso basa. So may butas siya isa andito lang sa gilid. Gusto ko siyang gawing bonsai para ma-display. Sa paggagawa ng bonsai, syempre nag-research ako, nanood ako ng ibang ano. Meron sila, lalo na kung yung ginagawa talaga ng papuno. Alam niyo yung layer ng lupa natin sa, yung crust ba tawag? Yung nalala ko sa science na yung layer ng lupa natin may mabato, mabuhangin, ganon, maputik. Yung layer mismo ng earth natin, nakakita ko yan, ganon ang ginagawa nilang layering dun sa bonsai nila. Pero yung kasi puno po yung ginagawa nila. So ito, hindi po puno ang gagawin ko dito. Ang gagawin ko lang kasi dito yung gusto ko siyang gumanda, ikakat. Yun ang purpose ko, kaya ginawa ko siya bonsai. Kasi pag binonsai rin kasi natin, isa sa purpose ng bonsai, hindi na siya lalaki. Kasi gaya na sinabi ko sa inyo, nagiging kahoy po ito at lumalaki po ito pag ganun. So kaya gusto ko siya i-bonsai. Pero iba rin yung bonsai na nakikita natin na parang puno. Gagawin ko rin po yun, yung layering na yun, kasi wala lang ako materialis na mga lupa. Next vlog ko siguro, kasi may nabili akong bougainvillea na nagiging kahoy na mismo yung katawan niya. Tapos, alam niyo mga bougainvillea na kahoy na, luma na pinuto, tapos nagkaroon ng mga shoots. So yun ang gagawin ko ng ganong layering. Eto, hindi ko to gaganonin. Kasi hindi naman yung to. Kasi hirap mag-explain. What? Natin yung ganyan. So, parang ang dami niyang lupa. Mabawasan po. Ito, mahirap dito. Magkakalat ako ngayon dito sa lamesa. Maano kasi yung lupa niya, oh. Yan na, naglalaglagan na. Nasa damit ko na. Pero hindi ko na mapapalitan ng lupa. Gaya na sinabi ko, ba't ko papapalitan ng lupa kung okay naman yung ano. Ay, medyo makatong-tong siya ng ganun. Ang dumi ng ginagawa ko ngayon sa totoo lang. Nasa damit ko natapon yung lupa. Anong ko lang to? Ayusin ko lang to. Lagyan ko na siya ng lupa. Ayan. Ang kalat. Ayan, nakita niyo ang kalat. Tapos ito sa damit ko. Sinalo ng damit ko na. Nako. Parang feeling ko ang dugdut ko ngayon mag-dugdawa. Ang lambot kasi ng lupa, kasi tingnan niyo yung lupa niya, oh. Gumamit sila ng ipa, tapos, ano ba itong lupa na to? Para siya compost, oh. Ayan, oh. Sabihin natin ito, magagamit pa natin ito. So, pag mga ganito, nagre-recycle ako ng lupa, kasi tingnan niyo yung lupa na to, okay naman. Malalaman niyo naman sa halaman na okay. So, hindi ako takot mag-recycle ng lupa. So, linisin ko lang. Tinanong ako ng anak ko kung ito ba daw yung nagiging puno na Christmas tree. Ito po siya, ulitin ko. Hindi po siya pataas. Pag ganyan po, kung ano yung nagiging ano ng katawan niya. Nagiging ano siya. Hindi naman totally puno na ganito. Yung kumakapal yung stem niya na to. Pwede maging ganito kakapal. Dalawang daliri po. Kasi nakita na ako nito eh. Tadaanan ko doon pag pupunta ko ng grocery sa amin. So ayan, linis ko na. So, ang mangyari nito, ito bumili ako nito. Ano ba tawag nito? Nakita ko lang kasi ito, wire string. Oh, wire string. Ito, mga alaga, ano to eh. Nakala ko ba ito namin? 35 pesos po to. Tapos napunta ako ng hardware, nakita ko rin to. Nasa mga 30 rin mahigit itong ganito. So, ang ano nito, karakter ng ano na to, malambot siya, madaling tupiin.
Yan. So, ang mangyayari nito, ilang beses ko siyang papaikutan, tapos lilinisin ko yung ibang ano nito, katawan. Haalisin ko itong iba dito. Yan. Siyempre, ikukorba natin siya ayon sa gusto natin. So, haalisin ko yung mga maliliit. Ayan. Naaawa ko sa ginagawa ko, pero kailangan natin alisin yung mga maliliit. Para mas madali natin makita kung anong gagawin. Sige, mamaya na nga. Itatali ko muna siya. Maganda dito gamitin, long nose. So, first time ko to ha. Pwede po kayo mag-share sa akin kung anong mali sa ginawa ko. Mag-share kayo kung anong idadagdag ko sa ginagawa ko. Tatanggap po ako ng advice. Hindi po ako ano nito, hindi pa ako magaling dito. So, itong ginagawa ko, first time kong gawin. At gusto ko talaga siyang gawin. So, ang mangyayari, iikot-ikot lang natin siya. Mali pala na tinaasan ko siya agad. Kailangan maliit lang. What? Para pag iniikot ko siya, mas madali. Maiksi lang pala, hindi maliit. So, nakita niyo ito sanga niya. Ang gagawin ko dyan, iikot ko siya sa pinakapuno niya mismo. Ayan. Kaya inaalis ko yung mga maliliit. Para malinis yung dadaanan ko. Ayan. Manipis lang po itong alambre natin na to. So, maganda sana kung makabili kayo ng mga malalaki para isang ikot lang. Kasi ang mangyari nito, dodoblihan ko pa ng ikot to. Para mapasunod natin siya sa gusto nating mangyari. Dapat pala bago ko siya tinanim, ginanito ko muna. Nakalimutan ko. Para hindi siya mabunot-bunot. So, ganun lang gagawin natin to. Ulit-ulit lang natin iikot. Iiwasan natin may maipit na mga dahon. Tapos hanggat maari, kada ano ng sanga, ikutan natin siya. Kada isang ganun ng dahon, yung pagitan kailangan meron. When you feel it's hopeless, when you think that you've lost, oh, I will take your hand and we'll rise up from the dust. Maingat na tayo dito sa bandang dulo. Medyo ano na. Malambot na yung mga stem dito banda. So, ayan na. So, ito ang mangyayari. Pag ginanon natin, no? Pag ginanon ko, hindi agad siya humuhulba kasi manipis yung alambre ko. So, ang mangyayari, dodoblihin natin. So, kung balak yung gumawa ng ganito, bilhin nyo na yung alambre makapal. Parang apat na ganito siya, pinagdoble. Sabi ng anak ko, dinoble pa nga. Eh, talagang ganun ka ako. Hindi yan susunod sa gusto natin pag hindi natin dinoble. So, pasalubong gagawin ko. So, alam ko na kung bakit yung iba, bago gagawin nila yung paglagay ng ganito, doon mismo sa seedling pa, yung naka-plastic pa siya kanina bagong bili, dapat doon ko siya tinatalian ng ganito, hindi yung tinanim ko muna. So, dito sa ginawa ko, hindi ako magaling dito, makikita natin kung ano yung pagkakamali ko. Sa susunod, pag kayo na ang gumawa, hindi nyo nagagawin kasi nakita nyo na sa akin, di ba? Maganda rin yung nagbablog ako ng mga bagay na hindi ko alam gawin, gagawin ko. Papakita ko sa inyo. Tapos, marami magko-comment na mali yan. Dapat ganito ang ginawa mo. Maganda rin yun. Para lahat-lahat tayo matututo. Yun ang naisip ko sa vlog na to. Hindi ako magaling dito sa bonsai na to. So, kung meron magaling sa inyo dyan, willing po ako matuto. Kasi nakita ko ang ganda niya eh. Ang ganda ng mga bonsai. So, kataga silang matutunan gawin. Nanonood naman ako ng mga YouTube. Dagdag kaalaman. Pero willing pa rin ako matuto. Kailangan nating hawi-hawi dito. Pag nahawi yan, so dyan natin siya ipapasok. Ingat lang dito sa hawak natin kasi pwede masira yung dahon.
Yan ang ginagawa ko kanina pa. Hawi. Sabay. Ikot. Yan. Hawi-hawi. Ikot. Hawi. Ikot. Dito. At dito banda kasi mga medyo malayo-layuan na. So, susubukan ko siyang itupi. Hindi pa rin siya ganun kasumusunod, oh. Wala, oh. So, kailangan ko pa siya, pangatluhan ko pa. Hindi siya sumusunod. Malabot pa yung alambre natin. So, kailangan ko ng pangatlo. So, on the spot, bigla ko naisip na ganito. Ito, bakante na to, iniikutan ko siya na 3 beses, 4 beses. Kasi mas maano dito ang pagitan, mas malayuan. So, ayan. Lahat ng mga idea na yan, bigla na lang papasok sa isip ko habang ginagawa ko to. Ayan. Para mas madali siyang kurba. So, try natin. Simulan natin siya kung kaya ba natin kurba. Gusto ko siya nakakurba ng ganito. Hindi siya ganun ka totally matigas. Hindi siya ganun katigas. Parang kulang pa rin siya. Parang gusto ko pa siya lagyan. O, pwede na. Pwede na. Dito sa dulo, ubra. Itong sa gitna, laki na kasi. Parang hindi. Gusto ko spiral siya eh. Gusto ko may spiral ko. Pag hindi pa kaya. Gusto ko ito spiral. Basta ulitin ko ha, hindi ako magaling dito sa ginagawa ko. Gusto ko ito mag-spiral. Sabay na matay pa kayong halaman, no? Gusto ko mag-spiral ito. Ayan na. Huh. Hi, Kikit. Hi. Kinakabahan ako sa gagawin ko, yung gugupitan ko na siya. Kailangan natin na siyang bawas-bawasan. Nakabahan ako pag nagbawas na paano ba to. Gusto kong gumanda siya. So, ayan na. Bawas-bawasan na natin siya para maganda tingnan. Nanghinayang ako sa mga binabawas ko. Para hindi siya yung totally crowded. Kasi siya katulad nung ano, pag gumawa tayo ng puno, madaling iayos. Yung pag ganito, isang ikot lang, tapos andun na lahat ng sanga nakaganon. So medyo hindi ko alam kung anong kinalabasan nito. Maganda ba yung ginagawa ko? Sino tot? Chichela. Bigla ko naisip, bawasan ko itong dahon para nasa dulo lang yung mga ano, yung dahon. So, ito na yung natapos natin. Ito. So, kung nakita nyo, matured, medyo matured na or hindi man totally matured, pero brown na yung ano nito, pinakasanga na to. Itong iba hindi pa. So, ito lang nalagyan ko ng alambre. Hindi ko na pinakita sa video. So, ayan, nilagyan ko siya hanggang dito sa dulo. Yan. Para ano natin siya kung anong gusto natin gawin sa kanya. So, sa ngayon, itong mga to, nakadapa pa ng ganyan kasi, di ba, kakakurba ko lang. So, mga ilang araw, tatayo yan ng mga ganyan. Tsaka ako maisipan kung anong gagawin. So, ayan na. So, medyo inangat ko siya ng gano'n. Pag inangat ko siya ng gano'n, iniilalim ko itong mga lupa na to. Parang maganda kasi siya pag medyo nakaangat. So, ang gusto ko mangyari, parang kukurba siya ng ganyan. Ayan. So, ikot ko lang yung lupa. Pwede na yung ganyan.
Pwede ko siyang dagdagan ng lupa. Malabas yung mga ugat niya, yun. Tapos meron ako ditong mga bato. Ito yung mga kinuha ko sa pumunta ako ng ilog. Doon ko nakuha itong mga bato na to, eh. Pwede ko itong lagay dito. Hindi ko alam kung paano mag-iitsura nito. Basta yan lang yung naisip kong mag-iitsura. Mga ano to, mga chamba-chamba lang. Tapos ito may ano ko dito, pamis. Diba? Hindi ako handa. Bigla ko lang nakita kasi to. Sabi ko, ano kayong gagawin ko dito para magbukang maganda? Eh, may mga nakita ako doon. Oh, diba? Kung ano lang meron. Hindi pa natin makikita yung ganda niya talaga kasi itong mga to, 'di ba nga nakatikwas ng ganun, pag umano tong araw, mga ilang araw tatayo talaga to diretso. Gamitin mo pa. Okay na. Wala namang matigas, umawak na din. So ayan, chamba-chamba lang sa, 'di ba? So magkakaroon tayo ng update dito. So ayan na siya. Antayin lang natin. Gaganda pa po to kasi ang mangyayari nito tataas to. So ang gusto ko spiral lang siya, ng spiral. Ah, humahaba siya ng ganire, oh. Ang init. Humahaba siya ng ganon. So ayan, ayan na siya. Pwede na. Kasi ang pagbubonsay naman hindi naman agad na a-achieve natin sa isang gawa lang, eh. Ang pagbubonsay kumukonsumo po ng panahon yan bago siya gumanda. So far naman ganyan na lang siguro anong maisipan kung baguhin dito. Para lang maging presentable. Ayan. So, ayan yung mga maingay, oh. Ah, ayan. Ayan yung maingay sa background. Meron akong bagong mga alaga. So, ayan na mga kaibigan, dudungog. Hindi, magkakaroon na lang tayo ng update dito. Sa mga ibang vlog ko to, madadaanan nyo to. So, sana may na-share ako. At may ma-share rin kayo sa akin dahil hindi po ako expert dito. Ayan. So, bago tayo magkalimutan, please like, comment, at share. Kung kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell para updated kayo sa mga next video ko. Please don't skip ads naman po dyan. Ayan. Thank you!